Ka-rescue, meron tayong gagawin ngayon. Ano to? Isuzu 10PD1 engine. Eight-wheeler truck to, rescue. Ang reklamo nung driver, napakaingay daw ng ulo, lalo na kung malubak. Parang ano daw siya, bakal sa bakal nag-uumpugan. Napakasakit sa tinga kung pakinggan. Tara, ka-rescue. Tara, samahan niyo ako. Baklasin natin. Tsaka by the way, ka-rescue, shout out nga pala sa timekeeper ng Dunhill Plastic at saka Powerflex Packaging Corporation. Ano siya, ka-rescue, bago nating subscriber. Tsaka salamat nga pala sa lahat ng subscribers natin. Nasa Toki na tayo. Maraming salamat sa inyo. Tara, samahan niyo ako. Mga likod tayo. Ito yung tinawag sa atin, eight-wheeler. Ano? Maingay pag nalubak. Yan, eight-wheeler siya. Tara, baklasin natin. Saan natin baklasin? Ito yung isa ka-resyo, nireklamo sa atin na napakaingay daw pag nalubak sila. Yan, tinanggal natin yung pinaka-tilting stand niya. Yan, ito yung torsion bar. Yan, ang problema nito, lusaw na yung bushing dito. Yan, may bushing yan dito ka-resyo. Yan, wala na. Lusaw na. Kaya minsan pag nalubak siya, yan, napakaingay. Yan yung dahilan minsan kung magtakakabat yung ulo ng mga floating gaya nito. Yan ito. Yan, matigas pa. Yan yung minsan dahilan. Pero ito, okay pa to. Tigas pa. Yan, matigas pa. Halos di umagalaw. Tigas pa. Yan. Yan, ito yung bakas ng mga bushing niya ka-rescue. Wala na, durog na. Yan. Yan. Kaya maingay. Yan. Nabaklas na natin to kanina. Yan, orderan na lang natin to ng ano, bushing. Hirap pa naman hanapin to. Yung bushing na to. Yan. Tara. Order natin. Pagkabit nito ka-rescue, yan yung may parang bakal sa dulo. Yan yung palatandaan. Yan. Yan yung palatandaan. Ito yung naka, yung uka na to. Yan, nakataob yan dyan. Ngayon yan. Yan. Mangyari ganyan yan. Yan yung kabit niya. Dumating na yung ano natin, yung pinaka bushing ng tilting stand natin. Yan, ganito forma niyan, ka-rescue. Yan, minsan ang hirap maghanap ng sample dito dahil once na masira to, ito lang talaga natitira niyan. Kaya mahirapan ka manap ng sample. Balik kung kabisado mo na, yun, madali na. Ganyan ang forma niyan, ka-rescue. Pinaka-bushing niya. Yan. Ito yung pinaka-ano niya. Yung isa, ito yung may oka. Yan, biyak yan, ka-rescue. Yan. Kasi pagpasok dito, masikip yan. Kailangan ibuka yan. Yan, kailangan nakabuka. Yan, nakapasok. Tapos dito yan nakalagay, ka-rescue. Yan. 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 Tapos yung, ito may bakal. Yan, dito yan. Yan. Ganyan yan, ka-rescue. Yan. Eh, kabit niyan. Tara. Salpak na natin to doon sa cabin niya. Tara. Ka-rescue, yan yung forma niyan. Yan. Yan. Nakakabit na yan siya dyan. Yan. Tapos yung may bakal, yan yung may bakat yan dyan. Yan. Yan, yan yung pagkabit niyan. Pero pag hinigpitan to, yan, tutukod na yan dyan. Para wala na yung alog. Yan. Yan. Kabit naman natin to doon. Sa kabila naman. Natin palitan ng ano? Tilting bushing.
Yan, pwede na natin isubok to. Yan, okay na. Palit na, subok natin kung maingay pa ba to o wala na. Tara, pasubok natin. Antayin natin driver. Yan, subok, subok. Kung wala nang ingay yung ano, biglang preno mo kung maingay pa rin yung ulo. Yan, subok. Yan, wala nang ingay. Wala na, yun, oh. Yan, okay na. Wala nang ingay. Pwede na mamiyahe. Na, preno nga bigla. Yan, wala nang ingay. Okay na. Yan, ka-rescue. Tapos na natin palitan ng tilting bushing. Ano to? Ulo to ng eight-wheeler. Ano siya? Floating cabin. Sinubok na, wala nang ingay. Ganun lang kabilis magpalit ng bushing, ka-rescue. Although may kahirapan siya, pero kung alam natin, kung may idea tayo, mabilis lang. Sundan nyo lang yung ginawa ko, ka-rescue, para magkaroon din kayo ng idea, para mabilis lang. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. Thank you.